She was 14 years old and I was 25 that time when we first met. Dinala siya ng aking ina tsaka sinabing aamponin niya ang batang babae. My father immediately agreed. Ngunit hindi ko nagustuhan ang desisyon ng aking ina. Tumutol ako at hindi ko matanggap na aamponin niya ang batang babae. I was even more irritated when I felt my heart beat faster. When our eyes met, I did everything to make the girl leave the house voluntarily, but my mother always defended her. Nagsimula na rin ako magrebelde sa pamilya ko. Nakipag-away ako sa lahat dahil sa pagpayag nilang amponin ang babaeng yan. Naglayas ako sa mansyon namin at nagsimulang magtayo ng business. Kalaunan ay umangat ang negosyo ko hanggang sa nag-expand ito sa iba't ibang bansa. It's been 5 years simula na maglayas ako sa mansyon ng aking mga magulang. Hindi ako nagpapakita sa kanila. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Naglakad ako pabalik kung saan ako nakaupo kanina bago ako ginulo ng babae at hinila papunta sa restroom ng bar na pagmamay-ari ng kaibigan kong si Matthew. Nakita ko agad ang isa ko pang kaibigan na umiinom ng alak habang may ngiti sa labi at nakatingin sa akin. "Success ba?" tanong niya sa akin na makalapit ako sa table. Umupo ako sa katapat niyang upuan tsaka kinuha ang bote ng alak at agad kong tinungga ito. "Fuck off!" Galit kong sabi kay Ivan. Tumawa naman siya, tsaka may kinuhang envelope sa bulsa ng suit niya. "Pinapaabot sa'yo ng mommy mo," nakangisi niyang sabi. I just stare the envelope tsaka nag-iwas ang tingin. Ganito to palagi kapag malapit na ang birthday ni Jade. Lagi akong pinapadala ng invitation na hindi ko naman tinatanggap. "Come on, brother, dumalo ka na sa birthday party ni Jade," nakangising sabi ng kaibigan ko. Uminom na lang ako ng alak sabay iwas ang tingin sa kaibigan ko. It's her 19th birthday. Nung nag-18 siya ay hindi pa rin ako dumalo. Pero pinapanood ko siya gamit ang CCTV na inilagay ko dati bago ako lumaya sa mansyon namin. "Balita ako, ipapakilala na ni Jade ang boyfriend niya sa darating niyang kaarawan," sabi ni Ivan, kaya biglang uminit ang ulo ko. Agad akong lumingon kay Ivan nang marinig ko iyon. Humagalpak naman to ng tawa nang makita niya ang reaksyon ko. Pinukol ko siya ng masamang tingin bago uminom ng alak. "Mukhang naunahan ka, bro," sabi niya habang tumatawa. Itinaas ko lang ang aking kamay tsaka pinakita ang gitnang dalili ko. "Anyway, gustong mag-invest in Mr. Villamore sa negosyo natin," pag-iiba ng usapan ni Ivan. Tumango lang ako dahil hindi ko maialis sa isip ko ang sinabi ng aking kaibigan na may boyfriend na si Jade. Ipapakilala pala, I smirked when an idea came to my mind. Nakangiti akong bumangon sa kama habang nakatingin sa bintana ng kwarto ko. Ang ganda ng panahon. Nag-inat muna ako ng katawan tsaka ko kinuha ang cellphone ko na nasa bedside table. Binuksan ko to at binasa ko ang message ni Kurt, ang boyfriend kong varsity player sa school namin. Nagtipa ako ng message at saka ko yun sined sa kanya. Agad akong dumiretso sa banyo para makaligo na rin. Monday kasi ngayon kaya may pasok ako sa school. Hinubad ko lahat ng saplot sa aking katawan at saka pumailalim sa shower. Nagsasabon ako sa aking katawan habang iniisip ang mga gagawin ko mamaya sa school. Mabilis kong tinapos ang pagligo ko at saka lumabas ang banyo. Lumapit ako sa closet tsaka kinuha ang school uniform ko. Maikling palda to at white long sleeve ang pangitaas. Inayos ko na din ang ribbon na nasa kwelyuhan ko at tsaka ako nag-blow dry ng buhok ko. Naglagay lang ko ng lip tint sa magkabilang pisngi ko pati na rin sa aking labi. Nilugay ko ang mahaba kong buhok at tsaka nilagyan ng cute na clip sa gilid para hindi matakloban ang mukha ko ng kaunting bangs. Nang matapos ako ay agad kong pinulot ang bag ko at saka ako lumabas ng kwarto. Nasa hagdan pa lang ako nang marinig ko ang boses nila Mama Mirabel.
Simula nang maulila ako ng 14 years old ako ay kinupkop ako ng pamilya Malone. Gusto nga sana nilang baguhin ang apelidong gamit ko, pero hindi na ako pumayag. Kaya ngayon ay Jay De Los Santos pa rin ang gamit ko. Agad kong tinungo ang kusina para makapag-almusal muna ako bago pumunta ng school. Baka kasi wala akong maisagot sa quiz namin mamaya dahil sa walang laman ng tiyan ko. Palapit ako ng palapit sa kusina hanggang sa malinaw ko nang naririnig ang usapan nila. Mukhang nandito din yata si Kuya Ivan. Pumasok agad ako sa kusina habang may ngiti sa labi. Good morning po! Masaya akong bati sa kanila ngunit natulos ako nang makita ko ang taong hindi ko inaasahan. Napahinto naman silang lahat nang marinig nilang boses ko. Unti-unting nawala ang ngiti ko nang makita ang lalaking nakaupo malapit sa pwesto ko kapag kumakain ako. Bigla akong kinabahan na magkasalubong ang tingin naming dalawa. Bakit siya nandito? Naitanong ko na lang sa aking sarili. Hindi ko tuloy alam kung lalapit pa ba ako o aalis na lang at papasok ng school na walang laman ng tiyan. Anak, halika na! Tawag sa akin ni Mama Mirabel. Tumango naman ako habang nakayokong naglakad sa pwesto ko nakatabi ni Kuya Austin. Nararamdaman ko pa rin ang titig niya sa akin kaya naiilang ako. Hinugot ko ang upuan tsaka ako umupo. Inayos ko pa ang palda kong maikli at tsaka ako nagsimulang sumandok ng kanin. Nagsimula ulit silang mag-usap kaya hindi na lang ako nagsalita. Buti naman anak at bumalik ka na. Nakangiting sabi ni Mama Mirabel kay Kuya Austin. Hindi ko tuloy malunok-lunok ang kinakain ko dahil sa kinakabahan talaga ako. Natatakot kasi ako kay Kuya Austin. Ayaw niya kasi sa akin. Hindi ko makalimutan ang nangyari 5 years ago. Galit na galit siya nang malaman niyang aampunin ako ng mama niya. Dahilan para maglaya siya. Kumain ka na ng madami bago pumasok sa school, Jade. Nakangiting sabi sa akin ni Kuya Ivan. Ngumiti naman ako sa kanya at saka ako kumain ulit. Narinig ko na lang ang pagtikim ni Kuya Austin sa tabi ko. Hindi na lang ako lumingon sa gawin niya at baka nasamid lang siya. Narinig ko pa ang mahinang tawa ni Kuya Ivan. Nang matapos akong kumain ay agad akong uminom ng tubig. Tapos ka na ba, iha? Tanong sa akin ni Mama Mirabel. Tumango naman ako at saka ngumiti kay Mama. Opo, Mama, aalis na po ako. Baka po kasi malate ako sa klase. Magalang kong sagot kay Mama kaya tumango din siya. Ihatid mo na siya, Ivan. Wala si Mang Lando dahil pinaayos niya yung isang kotse natin sa talier. Utos ni Mama kay Kuya Ivan. Oh, may meeting pa ako eh. Ikaw na lang kayo, Austin, na maghatid kay Jade. Nakangising sabi naman ni Kuya Ivan. Napakagat ako ng ibabang labi ko dahil kinakabahan ako. Tumingin pa ako sa gawin ni Kuya Austin na nakatingin din pala sa akin. Tumayo siya sa kinauupuan niya at nakapamulsang naglakad. Let's go, sabi niya nang madaanan niya ako. Tumingin muna ako kina Mama at Kuya Ivan at saka ngumiting nagpaalam at sumunod na kay Kuya Austin. Kinakabahan ako nang naglalakad at tinungo ang pinto. Paano kung awayan na naman niya ako? Heist, ano ba yan? Nakakatakot talaga si Kuya Austin. E paano hindi ako matatakot eh? Mukha niya palang laging galit. Napakaseryoso pa nito. Matagal ko na rin palang hindi siya nakita. Last kasi yung inaway niya ako dun sa kwarto ko at pilit na pinapalaya sa bahay nila. Mas lalong naging gwapo si Kuya Austin. Bumagay ang suot niyang navy blue na suit sa kanyang katawan. Mas lumapad pa ang balikat niya. At halatang batak na batak ito sa gym dahil bumabakat ang muscle sa suot niya. Matangkad din itong lalaki, siguro magkasing height sila ni Kuya Ivan. Paglabas ko ng bahay, nakita ko kaagad si Kuya Austin na nakasandal sa kanyang kotse habang nakasuot ng sunglasses. Tumingin pa siya sa akin kaya agad akong napayuko. Narinig ko na lamang ang pagbukas ng pintuan ng kotse. Hop in, baka maliit ka pa sa klase mo. Ani nito sa bariton ng boses. Agad naman ako naglakad patungo sa nakabukas na pintuan ng kotse. Naaamoy ko pa ang mamahalin niyang pabango nang madaanan ko siya. Inayos ko ang aking maikling palda na makapasok ako sa loob ng kotse tsaka ako ikinabit ang seatbelt. Isinara naman ni Kuya Austin ang pinto ng kotse at tsaka ito naglakad patungo sa driver's seat. Nanlalamig ang kamay ko dahil natatakot talaga ako sa kanya. Kagat ko ang aking ibabang labi habang nakatanaw sa labas ng bintana.
Hindi ako lumingon kay Kuya Austin na binubuhay ang makina ng sasakyan at agad itong pinausad. Fuck! Mura niya. Hindi ko tuloy alam kung ako bang minumura niya. Basta hindi talaga ako lumingon sa gawin niya. Bahala na kung ma-stiff neck ako. Ganyan ba talagang skirt ng school niyo? Bigla niyang tanong sa akin. Hindi pa rin ako lumilingon sa kanya. Bigla namang huminto ang kotse kaya tumingin ako sa harapan ng sasakyan. Answer me, little girl. Tanong niya sa galit na boses. Agad akong lumingon kay Kuya Austin na nakakunot ang noo habang magkasalubong ang kilay. Napalunok naman ako ng ilang beses bago sumagot. Ganito po talagang uniform namin, Kuya Austin. Sagot ko naman sa mahinang boses. Bumaba naman ang tingin niya sa palda ko. Nakailang lunok pa ito bago pumikit. Hindi ko tuloy alam kung anong nangyayari sa kanya. Bumukas ang mga mata niya at saka tinanggal ang suit niya. Naguguluhan naman akong tumingin kay Kuya Austin at nakasunod lang ang mga mata ko sa ginagawa niya. Nang mahubad niya ang coat niya ay agad niya itong ipinatong sa legs ko. Inayos pa niya ito na parang tinatago ang legs ko. Hindi tuloy ako nakapagsalita sa ginawa niya. Agad naman niyang pinausad ulit ang kotse at hindi na siya nagsalita. Kaya hindi na rin ako nagsalita pa. Tumingin na lang ako sa bintana ulit para mawala ang kabang nararamdaman ko. Hanggang sa makarating na kami sa harap ng university, tahimik pa rin kaming dalawa. Tinanggal ko ang seatbelt at tinanggal ko din ang suit ni Kuya Austin na nakapatong sa legs ko. At saka ako to inabot sa kanya. Thank you po, Kuya Austin. Papasok na po ako. Sabi ko sabay bukas ang pintuan ng kotse. Susunduin kita mamaya. Seryoso niyang sabi. Napahinto naman ako sa paghakbang nang marinig ko yon. Agad akong lumingon kay Kuya Austin na walang emosyon ang mukha habang nakatingin sa akin. Huwag na po kuya. Susunduin naman po ako ni Mang Lando mamaya. Magalang kong sagot. I will pick you up. Go to your class now. You might be late. Sabi niya. Lumabas na lang ako ng kotse tsaka ako isinara ang pinto. Hindi naman agad umalis ang kotse na ikinapagtaka ko. Jade! Agad ako napalingon nang may tumawag sa akin. Nakangiti akong kumuway kay Kurt tsaka naglakad papalapit sa kanya. Good morning, babe! Bati niya sa akin sabay abot ng isang rose. Nakangiti naman akong tinanggap ang bigay niya sa akin. Thank you! Napalingon ako sa kotse ni Kuya Austin at mabilis yung pinahururot ang kanyang kotse. Halika na, hatid na kita sa first class mo. Aya sa akin ni Kurt. Tumango na lamang ako at magkahawak kamay kaming pumasok ng gate. Mainit ang ulo ko habang naglalakad ako papasok ng bar ni Ivan. Nakita akong kaibigan ko na may kahalikang babae habang nakapatong ito sa kanya. Agad akong tumikim dahilan para matigil ang magaling kong kaibigan sa ginagawa niya. Oh, wrong timing ka naman, brother! Sabi niya pa sa akin. Mabilis naman nag-iwas ang tingin ng babae habang tinatagong nakalabas niyang dibdib dahil sa nilamas yan kanina ni Ivan. As if naman titigasan ako kung makita akong katawan niya. Agad akong napasalampak ng upo habang kinuha ang bote ng alak. Pumasok sa isipan ko ang lalaking kasabay ni Jade kanina. Alam kong bata pa to pero gusto ko siyang patayin. Maaga pa para maglasing bro, hindi ka pa papasok sa opisina mo? Tanong sa akin ni Ivan. My company will run even without me. Walang buhay kong sagot kay Ivan. So, bakit kaya nang itsura mo? Ano na naman bang drama mo sa buhay? Sarkastik kong tanong ng kaibigan ko. Anong pangalan ng nobyo ni Jade? Tanong ko kay Ivan. Napatigil naman siya tsaka tumingin sa akin. Huwag mo sabihin papatayin mo. Tanong niya habang nanlaki pa ang mga mata niya. Why not? Walang emosyon kong sabi. Pwede ba bro, huwag ka nang pumatol sa bata? Sabi niya pa sa akin. Agad ko namang siyang pinukol ng masamang tingin. Sumuko naman ito nagtaas ng dalawang kamay. By the way, nakuha ko na inutos mo sa akin nung isang araw. Sabi niya sabay abot sa akin ng tatlong pakete. Sabi sa akin ni Matthew, effective daw yan. Hindi naman daw yan drugs, para lang naman daw mawawala sa sariling makakainom niyan.
May malay pa rin pero yun nga, dahil sa drugs, mainit daw sa pakiramdam kaya asahan mong gaganahan ang makakainom. Mahabang sabi ni Ivan. Tiningnan ko naman ang pakete habang itinaas ito. Masyadong mahal yan bro, kaya bayaran mo ako ah. Agad nalukot ang mukha ko nung marinig ko yun. Bakit? Magkano ba to? 5 million ang isang pakete niyan, kaya bayaran mo ako. Sabi niya sabay lahat ng kamay niya sa harap ko. What the? 5 million? Isang pakete lang? E paano kung hindi to effective? Sigaw ka sa kanya. Kuya, galing yan sa red market na pagmamayari ng organization, sabi ni Matthew. Kaya talagang effective daw yan. Saad ni Ivan sa akin. Fine. I'll wire my payment in your bank account. Sumusuko kong sagot sa kaibigan ko. Nag-thumbs up naman si Ivan sabay inom ng alak niya. Tiningnan ko naman ang hawak kong pakete habang may ngiti sa aking labi. Tatlong araw na akong laging sinusundo ni Kuya Austin. Hindi ko alam kung bakit niya ginagawa yon. Lagi niyang dahilan na masama daw ang pakiramdam ni Manong Lando kaya no choice naman akong sumakay sa kotse niya para ngayon. Tahimik ako nakaupo sa passenger seat habang nakamasid sa labas ang bintana. Sinundo na naman niya kasi ako. Are you hungry? Biglang tanong niya. Agad akong napalingon kay Kuya Austin. Hindi pa naman, Kuya Austin. Sagot ko tsaka tumingin ulit sa labas ng bintana. But I'm hungry. Mahinang saad ni Kuya Austin. Tumingin ulit ako sa kanya dahilan para magkasalubong ang paningin namin. Inihinto niya ang kotse sa gilid ng kalsada habang nakatitig pa rin sa akin. Hindi ko magawang umiwas ng tingin kay Kuya Austin. Para akong nahihipnotismo sa paraan ng pagtitig niya sa akin. Sige, Kuya Austin, kung gusto mo, mag-drive-thru na lang muna tayo. Nauutal kong sabi. Nakatitig pa rin siya sa akin kaya naiilang ako. Ayoko mag-drive-thru. Seryoso niyang sagot. Sige, iba na lang po, Kuya. Ano po bang gusto mong kainin? Takang tanong ko. Baka kasi hindi siya kumakain sa mga ganon. Baka sa mamahaling restaurant ang mga trip niya. Kapag sinabi ko ba sa'yo, papayagan mo ba akong kumain? Tanong niya habang nakataas ang isa niyang kilay. Kinakabahan ako sa uri ng ngiti niya pero hindi ko na lang pinapahalata. Hindi ko alam kung sasagot ba ako sa kanya o hindi. I'm craving for this. Sabi niya, sabay hawak sa isa kong hita. Nanlaki naman ang mga mata ko habang nakatingin sa kamay niya na nakapatong sa isa kong legs habang hinahaplos niya iyon. Kuya Austin? Nauutal kong sabi. Pilit kong tinatanggal ang palad niya sa legs ko, ngunit mas malakas sa akin si Kuya Austin. Napasinghap ako nang ipasok niya ang kamay niya sa loob ng palda ko at mabilis siyang tinungo ang maselang bahagi ko. Kuya Austin? Napadaing na lang ako. Sabay hawak sa suot kong seatbelt. Malalim ang paghinga ko tsaka binitawan ng braso ni Kuya Austin. Nakangiti naman siya nakatingin sa akin sa kanya hinugot ang kamay niya. Nakita ko pang daliri niya at napasunod ang tingin ko nang isinubo niya rin iyon. Napalunok ako ng ilang beses at tsaka ako umiwas ang tingin kay Kuya Austin. Doon lang ako natauhan sa nangyari sa amin. Damn it! I want to taste that again. Sabi niya sa akin tsaka niya pinausad ang kotse. Ayokong lumingon sa kanya dahil sa sobrang pagkapahiya ko. Napapikit na lang ako at pilit na pinapagalitan ang sarili ko sa aking isipan. Nagdarasal na lang ako na sana makarating kami kaagad sa bahay. Nang makarating kami sa harap ng bahay ay agad niyang pinark ang kotse sa harap ng bahay namin. Dali-dali naman akong lumabas ng kotse na hindi siya nililingon kahit tinatawag niya ako. Nanlalagkit ako kaya mabilis kong tinungo ang kwarto ko. Tumatakbo ako paakyat ng hagdan hanggang sa makapasok ako sa kwarto ko. Mabilis kong nilock ang pinto at napasandal sa nakasarang pinto. Napasabunod ako sa buhok ko nang maalala ko ang nangyari kanina. Pumasok sa isipan ko ang mga ungol ko kanina kaya mas lalo kong sinabunutan ang sarili ko. Bakit ginawa niya yun sa akin? Halos maiyak ako sa nararamdaman ko. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Magsumbong kaya ako kay Mama Mirabel.
Pero paano ko sasabihin? Napabuga ako ng marahas na hininga at saka tinuha ang banyo at saka binuksan ang shower. Halos abutin ako ng 45 minutes sa pagligo dahil pilit kong pinapakalma ang aking sarili. Ayokong lumabas ang kwarto dahil baka magkasalubong lang kami ni Kuya Austin. Kaya hindi na lang ako nag-dinner. Alam kong nandito si Kuya Austin sa bahay. Nalaman ko mula kay Kuya Ivan na dito na ulit titira si Kuya Austin. Nag-iisip naman ako kung paano ko siya iiwasan. Kanina pa nga panaykatok si Manang Rose sa pinto ng kwarto ko at pilit niya akong pinapababa. At tanging sagot ko na lang ay hindi ako nagugutom. Tatlong beses na yata siyang pabalik-balik dito. Kahit nagugutom ako ay ipinagwalang bahala ako na lang yon kesa naman makita ako si Kuya Austin. Paggulong-gulong ako sa kama ko nang biglang bumukas ang pintuan ng kwarto ko. Agad akong bumangon nang makita ako si Kuya Austin na pumasok sa loob. Madilim ang mukha nito habang nakatingin sa akin. Anong ginagawa mo dito, Kuya Austin? Nauutal kong tanong sa kanya. Nanlaki ang mata ko nang isinara niyang pinto at nilock iyon. Why don't you wanna come down? Tanong niya talatang galit ito dahil umigting ang panga niya habang masama nakatingin sa akin. Kasi hindi po ako nagugutom. Nauutal ko namang sagot. Is that so? Sagot niya at naglakad ito palapit sa aking kama at saka siya naupo sa harap ko. Hindi ka nagugutom o iniiwasan mo ako? Tanong niya. Hindi naman ako nakasagot sa kanya kaya yumuko na lang ako habang kagat ang ibaba kong labi. Kuya Austin! Tawag ko sa kanya na mabilis niyang hinawakan ang isa kong dip-dip. Nakalimutan ko pa na wala pala akong suot na bra. Tanging malaking t-shirt lang suot ko. He smiled mischievously at me. Maya-maya pa ay napaliyad ako ng mahina nang maramdaman kong minamasahe niya na. Habang kinakagat. Jade, come on, let's eat! Agad kong itinulak si Kuya Austin nang marinig ko ang boses ni Kuya Ivan sa labas ng kwarto ko. Pilyo namang tumingin sa akin si Kuya Austin, tsaka ito tumayo sa harap ko. Kapag hindi ka pa bumaba, Jade, ikaw ang ihahapunan ko. I swear, baby girl, hindi ako nagbibiro. Nakangisi niyang sabi sa akin. Mabilis akong tumayo tsaka naunang naglakad patungo sa pinto nang bigla niya akong hinila paharap sa kanya. Tinulak niya ako sa pinto kaya napasandal ako doon. Napatigil ako sa pagsasalita nang bigla niya akong hinalikan sa labi. Nanlaki naman ang mga mata ko at pilit na isinara ang labi ko. Tumigil naman siya sa paghalik sa akin habang mapupungay ang mata niyang nakatingin sa akin. Hindi ka lalabas ng kwartong to hanggat hindi mo suot ang bra mo. Sabi niya sa akin. No, go wear it. I'll wait for you outside. Sabi niya sa way hawak ng labi ko at saka ito tuluyang lumabas ng kwarto ko. Nakatulala naman ako nakatingin sa nakasarang pinto. Napasabunot na lang ako sa buhok ko at saka pumunta sa closet. Hindi ko alam kung bakit ko siya sinunod. Agad naman ako lumabas ng kwarto at nakita ko pa si Kuya Austin na nakatayo sa may hagdan. Talagang hinintay niya ako. Naglakad ako patungo sa hagdan at hindi ko siya pinansin. Nakasunod naman siya sa likod ko. Hanggang sa makarating kami sa kusina. Oh, bakit ngayon lang kayo? Kain na tayo! Sabi ni Mama Mirabel na makita kami. Agad akong umupo sa pwesto ko habang si Kuya Austin naman ay tumabi sa akin. Nag-pray muna kami bago kumain. Napatingil kaming lahat nang nilagyan ni Kuya Austin ang plato ko ng kanin. Maging si Daddy ay nagulat din sa ginawa ni Kuya Austin. Mahina namang tumawa si Kuya Ivan na kaharap ko. Sweet mo naman, Kuya. Pakilagyan mo nga rin ang plato ko. Sabi niya habang tumatawa. Bumuga naman ng malalim na hangin si Kuya Austin tsaka naglagay ng kanin sa plato ni Kuya Ivan. Tahimik naman akong kumakain habang nakikinig sa pinag-uusapan nila. Tungkol sa business ito, kaya hindi na ako nag-abalang makinig. Nanlaki naman ang mga mata ko nang maramdaman ko ang palad ni Kuya Austin sa isa kong hita at hinahaplos niya iyon. Paibaba, tsaka paitaas. Ginagalaw-galaw ko ang binti ko para matanggal ang kamay niya sa binti ko
Ngunit nilingon lang niya ako tsaka pinisilang isa kong hita. Nagmamadali akong kumain para makabalik na ako sa kwarto ko. Hindi ko kaya ang ginagawa niya sa akin. Gustong sumabog ng utak ko at pilit na iniintindi ang ginagawa sa akin ni Kuya Austin. Hindi ba siya naiilang sa ginagawa niya? Alam ko namang hindi niya ako tanggap bilang kapatid. Pero bakit kailangan niyang gawin sa akin to? Napakagat ako sa ibabang labi ko para pigilan ang luha ko. Hindi ko na talaga maintindihan si Kuya Austin. Sana, hindi na lang siya bumalik ulit dito sa bahay. Jade, anak, aalis nga pala kami next week ng daddy mo. Si Kuya Ivan mo naman ay pupunta ng Japan for a business trip. Is it okay with you na kayo lang dalawa ni Kuya Austin mong maiiwan dito sa bahay? Tanong sa akin ni Mama Mirabel. Nanlaki naman ang mata ko nang marinig yun. No way. Magsasalita na sana ako nang maunahan ako ni Kuya Austin. It's okay, Mom. Tumingin naman sa akin si Kuya Austin tsaka makahulugang umiti. Ako nang bahala sa baby girl mo. Dagdag niyang sabi. Shit. Hindi pwede to. Ayoko maiwan na kasama siya. Feeling ko may gagawin siyang hindi tama. That's great. Andyan din naman ang mga maids natin para paghandaan kayo ng pagkain. And please, Austin, ihatid sundo mo na si Jade sa school para hindi na siya mahirapan sumakay ng taxi. Lalo na ngayon, nasa bakasyon din si Mang Lando. Sabi naman ni Mama Mirabel. Take care of her, son. Dagdag pang sabi ni Daddy. Tumango naman si Kuya Austin kay Daddy tsaka tumingin sa akin. I will, Dad. Agad ako nag-iwas ang tingin tsaka tumingin kay Mama Mirabel. Ilang days po kayo mawawala, Mama? Hindi ko mapigilang hindi magtanong kay Mama. Narinig ko naman ang mahinang tawa ni Kuya Austin sa tabi ko. Maybe a month, Iha? Sagot sa akin ni Mama. Nako, lagot ako. Mabilis kong tinapos ang pagkain ko tsaka nagpaalam na umakyat ng kwarto ko. Dali-dali akong pumasok ng kwarto at sinigurong nakalock ito. Paano na to? Natatakot ako sa pwedeng gawin sa akin ni Kuya Austin. Sana talaga tumigil na siya sa ginagawa niya sa akin. Hindi ba niya naiisip na 19 years old pa lang ako tapos siya 30 years old? Nakakainis siya. Lalo lang yata ako nasa sa nalaman ko kanina. Iniisip ko tuloy kung doon na lang muna kaya ako makatulog sa boarding house ng classmate ko. Kahit magbayad na lang muna ako ng upa. Basta, maiwasan ko lang si Kuya Austin. Malapit na rin pala ang birthday ko. Naloko nga ako kay Mama Mirabel na masyadong maagang ginawa ang invitation birthday ko. Ayoko sana mag-birthday party dahil hindi naman ako sanay sa ganon. Ngunit simula nang kinupkup nila ako tuwing birthday ko, ay party ang ginagawa nila. Hindi na lang ako kumontra dahil ayoko namang malungkot si Mama Mirabel. Nag-e-enjoy kasi siyang mamili ng mga isusuot kong damit kapag birthday party ko. Malapit na rin palang aalis sila Mama at Daddy. Dapat nga kahapon ang alis nila ngunit may inasikaso si Daddy kaya nireschedule nilang pag-alis nila. Si Kuya Ivan naman ay umalis na nga kahapon papuntang Japan. Naglakad ako palabas ng school at agad pumara ng taxi. Sumakay agad ako tsaka sinabi ang address ng bahay namin. Mabilis naman ako nakarating dahil hindi naman masyadong traffic sa dinaanan namin ni Manong. Inabot ko lang ang bayad ko kay Manong tsaka ako nagpasalamat. Bumaba ako ng taxi at tsaka tinungo ang gate ng bahay namin. Pumasok ako sa loob ng bahay at nakasalubong ko pa si Mama Mirabel na may dalang basket na may lamang prutas. Hi, Jade Marie! Buti naman nandito ka na! Nakangiting bati sa akin ni Mama Mirabel. Gumiti naman ako sabay lapit kay Mama at humalik sa pisngi niya. Napaangat ako ng tingin ng hagdan nang narinig ko ang tawa ng isang babae. Tumingin din si Mama Mirabel doon. Nawalang ngiti ko sa labi nang makita akong babae at saka si Kuya Austin. Nandito ang girlfriend ng Kuya Austin mo, sabi sa akin ni Mama Mirabel. Agad naman akong napalingin kay Mama bago ko ibinalik ang tingin sa dalawa na parang hindi yata kami napansin na nasa sala. Bakit pakiramdam ko ay nawalan ako ng gana. Hindi ko maintindihan ngunit parang may nakabara sa dibdib ko na hindi ko maipaliwanag. Walang gana akong bumangon sa kama ko. Kagabi pa ako bad trip sa nakita ko.
Mas lalo lang ako nainis nang malaman ko na dito matutulog ang girlfriend ni Kuya Austin. Napakasinungaling yung tao. Nakakainis siya. May pahalik-halik pa siyang ginagawa sa akin tapos malalaman kong may girlfriend pala siya. Teka, bakit ako nagagalit? Eh para ko lang naman pala siyang kuya. Pero nakakainis lang talaga. Pinaglalaroan lang talaga niya ako. Ayaw pa rin ba niya akong tigilan? Kaya ba, ginagawa niya to para umalis ako sa bahay nila? Ang tanga ko. Bakit hindi ko malang naisip yun? Hindi ko na magawang lunukin ang kinain ko kagabi habang kasabay namin kumain ng babaeng girlfriend ni Kuya Austin. Tahimik lang akong kumakain kagabi na mabilis kong tinapos ang pagkain. Huminga ako ng malalim sabay sampal sa dalawa kong pisngi habang nakatingin sa salamin. Gumising ka na nga. Bulong ko sabay sampal ulit sa pisngi ko. Kinuha ko lang ang lipstick ko at saka nilagyan ang labi ko. Maging ang magkabilang pisngi ko ay nilagyan ko na rin. Inayos ko na din ang kilay ko, kinuha ko na din ang eyeliner at saka nilagyan ang mata ko. Nang makita ko ang ayos ko ay agad kong kinuha ang pabango ko at saka nag-spray na sa katawan ko. Kinuha ko kaagad ang shoulder bag at saka lumabas na ng kwarto. Kinuha ko ang phone na nasa bulsa ng palda ko nang mag-vibrate ito. Nag-message pala sa akin si Kurt, kaya nagtipa ako ng message habang bumaba ng hagdan. Tumayo siya sa pagkakaupo sa couch, tsaka ito naglakad palapit ng hagdan. Hindi naman ako kumilos habang hawak pa rin ang phone ko. Why are you wearing that skirt again? Matalim ang boses niya na halatang hindi niya nagustuhan ang suot ko. Tumingin naman ako sa suot kong palda. Sinuot ko kasi ang maikli kong palda. Paano ba naman kasi? Pinatahian ako ni Kuya Austin ng bagong skirt. Ang mas malala pa ay below the knee yun. Ano kaya yun? Tumuloy ako sa paghakbang ng hagdan habang hindi sinasagot ang tanong ni Kuya Austin. Pakiba niya sa suot kong skirt? Doon siya makialam sa girlfriend niya ang kulang na lang ay lumuwa ang dibdib. Nakatingin pa ang girlfriend ni Kuya Austin sa akin na parang may mali sa akin. Ano ka ba naman, Austin? Ganyan talaga ang uniform nila, Jade. Saway ni Mama Mirabel kay Kuya Austin. Hindi pa rin niya inalis ang tingin niya sa akin. May aura itong nakakatakot, ngunit hindi ko na lang pinansin. Nag-reply muna ako kay Kurt bago lumapit kay Mama Mirabel at saka humalik muna sa pisngi niya. Papasok na po ako sa school, Mama. Nakangiti kong sabi. Ihahatid na kita sa school mo. Biglang supot ni Kuya Austin sa likod ko. Lumingon ako sa kanya bago kay Mama Mirabel. Huwag na po, Kuya Austin. Pinagdiinan ko pa talaga ang tawag ko sa kanya ng Kuya. Nakakunot naman ang noon niyang nakatingin sa akin. Tumiki muna ako bago tumingin ulit kay Mama Mirabel. Susunduin po kasi ako ni Kurt ngayon, kaya huwag mo na akong ihatid, Kuya Austin. Dagdag kong sabi. Agad akong naglakad at tinungo ang main door ng bahay. Dali-dali akong lumabas doon tsaka tinungo ang gate. Nakita ko kaagad ang sasakyan ni Kurt, kaya nakangiti akong lumapit sa kanya. Good morning! Bati niya sa akin sabay abot ng isang tangkay ng rose. Agad ko naman itong tinanggap. Hinalikan ko siya sa pisngi na ikinabigla niya. Namula pang pisngi nito habang nagkakamot sa likod ng ulo niya. Alika na, punta na tayo sa school. Sabi niya kaya tumango ako kay Kurt. Dumating ang 8 p.m. kaya hinatid ako ni Kurt sa bahay. Nagpasalamat na lang ako sa kanya tsaka lumabas ng kotse niya. Kinakabahan talaga akong umuwi ng bahay. Pagpasok ko ng gate ay nagtataka ako kung bakit hindi nakalaki yun. Wala din si Mang Lando kaya mas lalo akong nagtaka. Sa susunod na araw pa kasi ang bakasyon nun. Pumasok ako kagad sa bahay. Sobrang tahimik ng bahay, pati yata paghinga ko ay maririnig ko na sa sobrang tahimik. Bakit kaya ang tahimik? Nasaan kaya mga tao? Mama Mirabel? Tawag ko. Nag-echo lang ang boses ko sa loob ng bahay. Wala din ang mga katulong. Where have you been? Agad akong nag-angat ng tingin sa itaas ng hagdan nang marinig ko ang malalim na boses ni Kuya Austin. Kitang-kita ko ang madilim niyang mukha habang nakatingin sa akin. Agad ako nag-iwas ng tingin at saka yumuko.
Narinig ko ang mga yapak niya na bumaba siya sa hagdan. Asan po sila? Mama Mirabel, Kuya Austin? Pag-iiba ko ng usapan habang hindi nakatingin sa kanya. Naaamoy ko ang panlalaki niyang pabango. Takda na malapit na siya sa akin. Agad akong umatras dahil sobrang lapit niya talaga. Sige kuya, akyat na po muna ako sa kwarto ko. Sabi ko sabay alis sa harap niya. Dali-dali naman akong umakyat sa hagdan na hindi nililingon si Kuya Austin. Agad kong nilock ang pinto ng kwarto ko na makapasok ako sa loob. Biglang nag-vibrate ang cellphone na nasa bulsa ko kaya kinuha ko ito. Agad ko itong sinagot na makita ko sa screen ng phone ko ang pangalan ni Mama Mirabel. Hello, Mama? Nasaan po kayo? Bungad kong tanong. Hi, anak! Nasa airport na kami. Ngayon ang alis namin kaya kayo na muna ni Kuya Austin mo ang bahala sa bahay. Sabi niya kaya nanlaki naman ang mga mata ko. Oh my God. Napatakip ako sa aking bibig nang marinig ko yun. By the way, Jade anak, pinagbukasan ng Kuya Austin mong mga maid natin at si Mang Lando. Dagdag pang sabi ni Mama. Po? Hindi makapaniwalang sabi ko. Napasabunot na lang ako sa buhok ko nang malaman ko yun. Bakit naman kasi ganito? Sabay-sabay pa silang umalis. Kaniyemas naman oh. Kinakabahan ako sa mga pwedeng mangyari. Lalo na't kami lang dalawa ni Kuya Austin sa bahay. Simula ang kagabi, hindi na ako lumabas ng kwarta ko. Nakailang katok pa si Kuya Austin sa labas ng pinto ko, ngunit hindi ko talaga siya pinabubuksan. Maging ang sliding door na nakakonekta sa terrace ay sinarado ko at sinigurado kong nakalak. Linggo ngayon kaya wala akong pasok. Bala ko sanang mag-text kay Mama Mirabel at sabihin na gusto ko munang mag-dorm habang wala sila. Ngunit baka magtaka si Mama kung bakit gusto ko namang lumipat. Kagabi pa ako hindi kumakain kaya kumakalam ng sikmura ako. Mas pipiliin ko pang magutom kaysa makaharap si Kuya Austin. Natatakot ako sa pwedeng mangyari sa aming dalawa. Lalo na ngayon, na kami lang dalawa. Napaigtad ako nang marinig kong malakas na katok na nanggagaling sa labas ng pinto. Alam kong si Kuya Austin yon dahil kami lang naman dalawa ang nasa bahay. Pinagdarasal ko nga na sana ay umalis siya ngayong araw. Pero hindi yata ako malakas kay Lord ngayon dahil hindi ako pinakinggan. Mababaliw yata ako kung hindi pa makakabalik ng mga maid dito sa bahay. Jade! Open this freaking door else I'll break your door down! Sigaw niya mula sa labas. Hindi ko na lang siya pinansin. Bahala siya dyan. Hindi naman siya makakapasok sa loob. Pinagpatuloy ko lang panonood sa cellphone nang biglang malakas na bumukas ang pintuan ng kwarto ko. Agad ako napaupo sa kama habang hindi makapaniwalang nakatitig kay Kuya Austin. Madilim ang mukha niya habang nakatitig sa akin. Umiigting pa ang panga niya, takda na galit talaga siya. Agad namang bumaba ang tingin niya sa dibdib ko at agad naglakad palapit sa kama ko. Umupo siya sa kama paharap sa akin. Nag-iwas naman ako ng tingin at mabilis na tinakpan ang aking dibdib gamit ang kumot. Narinig ko naman ang mahinang tawa ni Kuya Austin kaya tumingin ako sa kanya. Hindi ka kumain kagabi. Pambasag niya sa katahimikan. Binuksan ko naman ang cellphone ko bago ako sumagot sa kanya. Kumain kasi kami ni Kurt kahapon kaya hindi na po ako kumain. Walang buhay kong sagot. Tiningnan ko si Kuya Austin na magkasalubong ang kilay at agad na nag-iwas ang tingin sa akin habang may binubulong. Hindi ko naman marinig yon dahil sa sobrang hina. Tumayo pa ito sa pagkakaupo sa kama at saka nakapamulsang naglakad patungo sa pinto ng kwarto ko. Bumaba ka na, kakain na tayo. Sabi niya sabay labas sa kwarto ko. Nakatitig lang ako sa nilabasan niyang pinto tsaka bumuntong hininga. Tumayo ako sa kama tsaka tinungo ang banyo. Bala ko munang maligo dahil magkikita kami ni Carla mamaya sa mall. Magpapaalam na lang ako kay Kuya Austin na aalis ako. Nang matapos ako maligo ay agad ako naghanap ng damit na susuotin ko sa closet. Kinuha kong denim shorts at saka pinarisan ko ito ng spaghetti strap na navy blue at saka kumuha ng malaking long sleeve na white. Naglagay lang ako ng kaunting makeup sa mukha at saka ako lumabas ng kwarto.
Agad kong tinungo ang kusina para kumain at magpaalam na din kay kuya. Naabutan ko naman si Kuya Austin na nakaupo sa may hapagkainan habang humihigop ng kape nito. Tumingin naman siya sa akin mula ulo hanggang paa bago inilapag ang mug sa mesa. Naglakad ako papunta sa pwesto ko kung saan nakalagay ang plato ko. Nagtaka pa nga ako na may gatas na nakatimpla sa tabi ng plato ko. Hindi naman kasi ako mahilig sa gatas. Coffee lover kaya ako. Umupo ako at nagsimulang kumain at hindi pinapansin si Kuya Austin na nakatitig sa akin. "Where are you going?" tanong niya sa akin. Kinagat ko muna ang hotdog bago ako sumagot kay Kuya Austin. "Magkikita po kami ng kaibigan ko, Kuya Austin. May bibilhin lang po kami ni Carla sa mall." Sagot ko sa kanya. Tumango naman siya, kinuha ang kamay ko na may hawak ng hotdog at saka kumagat doon. Nakatingin naman ako kay Kuya Austin ang umunguya. "You should drink your milk," sabi niya sa akin sabay higop ng kape niya. Hindi po ako mahilig sa milk, Kuya Austin." Saad ko at saka kumain ulit. "Should I drink the milk first?" tanong niya habang nakataas ang kilay. Sasagot na sana ako ngunit mabilis na inabot ni Kuya Austin ang milk at agad na ininom yon. Inilapag niya ang basong may lamang gata sa harap ko at saka siya tumingin sa akin. Tumuon ang tingin ko sa basong may lamang gatas na nangangalahati na. Kahit hindi ko gusto ang milk, ay ininom ko na lang. Nakatingin naman sa akin si Kuya Austin habang pilit kong inuubos ang gatas na tinimpla niya. Inilapag ko ang baso sa lamesa at saka tumingin kay Kuya Austin. Hindi ko malaman kung bakit biglang uminit ang pakiramdam ko. Para akong lalagnatin. Pinagpapawisan din ako ng malapot kaya agad kong pinunasan ang noo ko gamit ang likod ng palad ko. Tumingin ako kay Kuya Austin na mapansin kong pati siya ay nagpupunas din ng pawis sa noo niya. Sobrang init yata ng panahon, kaya siguro mainit ang pakaramdam ko. Hindi ko nakayanan ng init kaya hinubad kong suot kong malaking long sleeve kaya naka-spaghetti strap na lang ako. "Ang init po ng panahon, Kuya Austin," saad ko sa kanya. "Yeah, mainit nga," sagot niya sa akin. Mas lalo akong pinagpawisan dahil mas lalong uminit ang katawan ko. Parang gusto ko nalang hubarin ang damit ko para lang malamigan ako. Napansin kong tumayo si Kuya Austin at agad na lumapit sa akin. Hindi ko alam pero mas lalo lang yatang uminit ang katawan ko nang lumapit sa akin si Kuya Austin. Nang makalapit siya sa akin ay hinawakan niya ang kamay ko kaya tumayo ako. Pati yata kamay ko ay pinagpapawisan na rin. "Ang init, Kuya Austin," saad ko. Hinawakan niya ang bewang ko tsaka niya ako hinapit papunta sa kanya. "Naiinitan din ako, baby girl. Gusto mo bang tanggalin natin ang init natin sa katawan?" he said in a husky voice as if he was attracting me. Paano? I asked. Hindi ko na talaga kayang init sa katawan ko, parang gusto kong may ilabas mula sa katawan ko na hindi ko alam kung ano. Hinaplos niya ang isa kong binte kaya mas lalong kumalat ang init sa katawan ko. "Kuya Austin," sabit ko sa pangalan niya. Hindi ko alam kung tawag ba yon o umul na. "Ang ganda mo talaga, Jade Marie," bulong sa akin ni Kuya Austin sa tenga ko. Kaya para akong nakikilite. Hinahaplos niya ang likod ko kaya para akong nakikilite. Napakagat ako sa ibabang labi ko habang magkatitigan pa rin kami ni Kuya Austin. Hindi ko mapigil ang haplosin ang katawan ni Kuya Austin. Nakita ko namang napalunok siya ng ilang beses sa ginagawa ko. "Kuya Austin," ungol ko nang mabilis niyang nilapit ang mukha niya sa leeg ko. "Can I, baby girl?" namamaos niyang tanong sa akin. Napalunok ako ng ilang beses na sinabi niya. "Gusto ko," sagot ko. Hindi ko na alam kung anong nangyayari sa katawan ko. Parang hindi na kasi ako nagsasalita. Feeling ko din ay para akong lasing. Mabilis akong binuhat ni Kuya Austin kaya napakapit ako sa leeg niya. Hinulog ko lahat ng mga plato sa mesa. At saka ko inihiga si Jade nang sumagot ito sa tanong ko. I smiled as I stared at Jade's face full of desire. Pinunit ko ang damit niya at halos mapamura ako ng ilang beses.
nang lumantad sa akin ang makinis niyang katawan. Matagal ko nang inaasama ang Ken si Jade. Hindi ako makakapayag na maagaw siya sa akin ng batang lalaking yon. Akin lang si Jade, akin lang. Gagawin kong lahat, makuha ko lang siya. Kahit idaan ko pa to sa maruming paraan. Ngunit nawalang ngiti sa labi ko nang biglang nawala ng malay si Jade sa kalagitnaan ng ginagawa namin. Bigla ko nag-alala at mabilis kong binuhat ito para dalhin sa kwarto ko. Baka kasi napagod to sa ginawa namin. Tinungo ko ang kwarto ko at saka pumasok doon. Dahan-dahan kong inilapag si Jade sa kama at saka ko hinaplos ang pisngi niya. Hinalikan ko ang mga labi niya at saka ko humiga sa tabi niya at niyakap siya ng mahigpit. Damn it, akin lang ang babaeng to. Wala akong pakialam kung malayo ang akwat namin. Kinaya kong maghintay ng matagal para maging akin na ang dalaga. Kaya hindi-hindi ako papayag na mapunta siya sa iba. Never. Wala akong sasayangin na kahit kaunting katas ko para masigurado kong makabuo kami kaagad. Sisiguraduhin kong mapupunta sa akin si Jade kahit kalabanin ko pa ang mga magulang ko. Walang makakapigil sa akin. Nagising ako na masakit ang ulo. Ibinuka ko ang aking mga mata at saka tumingin sa paligid. Nasa kwarto na pala ako. Hindi ko maalala kung bakit nandito ako sa kwarto ko. Ang alam ko kasi ay magkikita kami dapat ni Carla. Tumingin ako sa suot kong damit nang mapansin ko na nakapambahay na lang ako. Naguguluhan tuloy ako. Ibig ba sabihin nito eh, panaginip lang yung pagbibihis ko? Naguguluhan akong tumayo sa higaan ko nang maramdaman ko na para bang masakit ang private part ko kaya napuupo ako sa kama. Pinakiramdaman ko ang aking sarili bago ko sinubukong tumayo ulit. Ngunit napasigaw ako ng dahil sa sobrang sakit. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Nakailang hinga ako ng malalim tsaka ako sinubukong tumayo, ngunit bumabagsak lang ako sa kama. Masakit din ang dalawa kong legs na hindi ko alam kung bakit. Nagkamot ako ng ulo at saka ako kinuha ang unan at saka ipinatong ito sa kandungan ko. Napasinghap naman ako ng masagi ng pundang ko. Parang may kumalat sa katawan ko na hindi ko maintindihan. Para ako nagiyelo ng masagi ito. Hindi naman ako ganito dati. Kaya bakit biglang naging sensitive ito? Ibinaba ko na lang ang unan sa kama at saka mahina kong hinilot ang mga binti ko. Ano ba nangyayari sa akin? Sinubukan ko ulit tumayo ngunit masakit talaga lalo na kapag hahakbang ako. Napatigil ako sa paghakbang nang biglang bumukas ang pintuan ng kwarto ko at pumasok mula doon si Kuya Austin. Hahakbang sana ako nang sumidi ulit ang kirot sa gitna ko. Mabilis namang lumapit si Kuya Austin sa akin at saka ako binuhat nito at inilapag ng dahan-dahan sa kama. Don't move, aniya. Naiiya naman ako nag-iwas ng tingin sa kanya. Hindi ko alam kung sasabihin ko bang masakit ang pagkababae ko. Wala naman ako maalala na may ginawa akong nakakapagod na activity kahapon. Pero kahit may gawin man akong sports, hindi naman sumasakit yon. Ano ba talagang nangyayari? Hindi kaya kinagat ng ipis yung ano ko? Kuya Austin, masakit yung... Hindi ko maituloy yung sasabihin ko dahil nahihiya talaga ako. I know, sagot niya. Nanlaki naman ang mga mata ko sa sagot niya. Paano niya nalaman na masakit yung pagkababae ko? Nataranta ako na biglang hinawakan ni Kuya Austin ang garter ng cotton shorts ko. Mabilis kong hinuli ang kamay niya para pigilan siya. Teka Kuya Austin, huwag na po. Sabi ko sa nauutal na boses. Gumisi lang siya sa akin habang nakaluhod sa harap ko. Don't be shy, baby girl. Saan niya? Marami akong kailangang itanong sa kanya. Hindi ko na alam kung ano ang relasyon naming dalawa ni Kuya Austin. Iniisip ko rin na baka malaman nito ni Mama Mirabel. Baka mag-away lang silang dalawa ni Kuya Austin. Ibinaba ako ni Kuya Austin sa bathtub ko. Hinalikan muna niya ako sa noo bago niya pinuno ng tubig ang bathtub. Naiilang naman ako nakatingin sa hubad na katawan niya. Kinuha ni Kuya Austin ang shower gel at saka nag-pump siya sa palad niya. Lumapit sa akin at inilagay ang pump niya sa braso ko. Ngayon ko lang nalaman na pati pala braso ko ay may mga pasa at pantal.
Umamin siya sa akin habang nilalagyan niya ng sabon ang katawan ko. Nanggigil daw kasi siya sa akin kahapon at hindi niya daw nagpigilan ang sarili niya. Nang matapos akong paliguan ni Kuya Austin ay tumingin ako sa salamin na nasa banyo. Nasa likod ko naman si Kuya Austin na nakatingin din sa salamin. Nalulumo ako nakatingin sa salamin dahil ang daming pantal. Nakayakap naman siya sa bewang ko at pinapatakan ang balikat ko. Sorry na, baby. Sa susunod, sa ibang parte ko na lang lalagyan na hindi makita. Nakanguso niyang sabi. Pinukol ko siya ng masamang tingin tsaka inalis ang braso niya na nakayakap sa bewang ko. Agad akong lumabas ang banyo. Nakasunod naman siya sa akin at pilit niya akong binubuhat. Mamaya talaga to sa akin. Kinailangan ko siya makausap ng masinsinan. Kailangan sa ibang lugar na kami mag-usap dahil baka ang kinilang niya ako kung dito lang sa bahay. Naglakad ako palabas ng school habang kasabay ang ibang mga estudyante. Naramdaman kong nag-vibrate ang phone ko na nasa bulsa ko kaya agad kong kinuha iyon at saka ko tinignan ang text. Napangiti ako na mabasa ko ang text ni Austin kaya agad ko siyang nireplyan. Gusto ni Austin ngayon pumunta kami sa island na pagmamay-ari niya. Pumayag naman agad ako dahil gusto ko siyang makasama. Kagabi, bago kami matulog ni Austin, nagsend ako ng message kay Mama Mirabel. Sinabi ko sa kanya na ayoko na ng party kaya pinapa-cancel ko. Lalo akong napangiti ng mag-ring ang cellphone ko kaya agad ko tong sinagot. Baby? Bungad sa akin ni Austin nang masagot ko ang tawag. I miss you. Aniya sa malambing na boses. Miss mo na ako kaagad? Nakangiti naman ng tanong ko. Huminto muna ako sa gate nang matanaw ko si Austin na nakasandal sa kotse na. Nakasuot ito ng suit. Mukhang galing pa yata siya sa company niya at dumiretso dito. Sinabi kasi niya sa akin na tatapusin lang daw niya ang trabaho niya para wala na siyang iisipin kapag nasa island na kami. Yeah, andito ako sa labas ng school mo. I can't wait to kiss my girlfriend. Napangiti naman ako sa sinabi niya habang ang mga mata ko ay nakatingin kay Austin. Talagang pinaninindigan talaga niya na girlfriend na daw niya ako. Kahit hindi ko naman siya sinasagot at hindi naman siya nanligaw. Ayaw na daw niyang maligaw dahil gusto niya kasala na kaagad. Nag-angat ng mukha si Austin at agad niya ako nakita. Pinatay niya ang tawag kaya naglakad ako papunta sa kanya. Hey, baby! Nakangiti niyang bati sa akin sabay halik sa pisngi ko at agad niyang binuksan ang pintuan ng passenger seat. Inalalayan niya ako makapasok sa loob at siya pa talagang nagsuot ng seatbelt sa akin. Lumalaki ang dibdib mo, baby! Pili yung sabi ni Austin sabay pisil pa dito. Mabilis kami nakarating sa bahay dahil hindi naman masyadong traffic. Bumaba ako ng kotse kaya agad hinawakan ni Austin ang kamay ko at pinagsalikop iyon. Hindi na ako natatakot na mahuli ni Kuya Ivan dahil alam naman niyang tungkol sa amin ni Austin. Nakausap ko na din si Kuya Ivan na tuwang-tuwa nang malaman niya ang relasyon namin ni Austin. Nagre-reklamo naman si Kuya Regan na inutusan ni Zacharius na buhatin ang mga gamit namin. Buong biyahe namin ay panay ang reklamo ni Kuya Ivan na mabilis namang binatukan ni Austin. 4 oras bago kami nakarating ng Batangas. Pumasok kami sa isang beach resort na may nakahandang yate para ihatid kami ni Austin sa isla. Wala namang nagawa si Kuya Ivan na siyang nagmaneho ng yate dahil sa kanya naman pala to. Sa kanya din pala ang beach resort na ito. Nakatayo lang ako habang tinatanaw ang dagat habang nakayakap si Austin sa likod ko. Nakasandal ang ulo ko sa balikat niya habang inaamoy niya ang buhok ko. Ano kayo? Si Jack at Rose ng Titanic? Dinig kong sigaw ni Kuya Ivan sa amin. Tumawa lang na mahina si Austin at saka mas lalong isiniksik ang mukha niya sa liig ko. Mabilis lang naman kaming nakarating sa isla na sinasabi ni Austin. Gabi na kami nakarating kaya hindi ko tuloy makita ang tanawin. Dumaong ang yate sa pangpang kaya agad akong hinawakan ni Austin para bumaba. Nagre-reklamo naman si Kuya Ivan na inutusan ni Austin na buhatin ang mga gamit namin. Maputing buhangin agad ang nakita ko kaya napangiti ako. Dali-dali kong tinanggal ang suot kong sandals at saka nilaro ang pinong-pinong buhangin sa paa ko. You like it? Bulong na tanong ni Austin sa tenga ko sabay yakap sa akin.
Oo, kaso hindi ko makita ang tanawin. Nakanguso ko ang sabi. It's okay. Bukas ililibot kita sa isla. Malambing niya sabi. Magkahawak kami naglalakad papunta sa isang bahay na triangle ang bubong hanggang sa lupa. Medyo malayo pa to mula sa amin kaya hindi ko masyadong matanaw ang design ng bahay. Nagtataka naman ako na may lumabas sa bahay na yon na tatlong lalaki at isang babae. Magandang gabi po, sir. Bati ng matandang lalaki bago ito tumingin sa gawi ko. Magandang gabi din po, Mrs. Malone. Nakangiting bati sa akin ang matandang lalaki. Nagugulahan naman ako nakatingin sa matanda. Akmang magsasalita sana ako nang hilahin ako ni Austin palayo sa kanila. Bakit niya ako tinawag ng Mrs. Malone? Nagugulahan kong tanong kay Austin. Huminga naman siya ng malalim habang nakatitig sa mga mata ko. I want to marry you, Jade. Gusto na kitang maging asawa. Seryoso ang sabi ni Austin sa akin. Nahihibang ka na ba? Gulat na sabi ko. Yes. Baliw na baliw ako sa'yo, Jade. At hindi ako papayag na uuwi tayo ng isla sa susunod na araw na hindi ko napapalitan ang apelyido mo. Porsigido ang sabi ni Austin sabay halik sa labi ko. Marry me, Jade. Mababaliw na ako kapag hindi pa kita nakuha ng buo. Gusto ko makasiguro na hindi tayo paghihiwalay ng mga magulang ko. Sabi naman ni Austin na punong-puno ng emosyon ang mga matang nakatingin sa akin. Pero Austin, hindi pa ako handang magpakasal. Mahinang sabi ko kaya agad siyang napabitaw ng yakap sa akin at lumayo ng kaunti. Mahina siyang natawa at agad na umiwas ang tingin sa akin. I'm sorry. Nababaliw na yata talaga ako sa'yo. Kaya pasensya na kung pinilit kita. Nakangiti niyang sabi sa akin kahit halata naman sa mukha niya ang lungkot. Tumikim ito at saka nag-iwas muli ng tingin sa akin. Pauuwiin ko na lang ang judge na pinapunta ko dito sa isla. Walang emosyon niyang sabi at agad na umalis sa harap ko. Napabuntong hininga na lang ako habang nakatitig sa papalayong si Austin. Hindi ko tuloy alam ang gagawin ko. Nakaupo lang ako sa buhanginan habang pinagmamasdan si Austin na kinakausap ang dalawang lalaki. Mukhang ito yata yung judge na pinapunta niya dito sa isla. Natoon ang tingin ko sa mukha ni Austin na magkasalubong ang kilay habang kausap ang dalawa. Alam kong galit siya sa akin. Natatakot kasi ako sa pwedeng mangyari. Lalo na kapag nalaman ng mama niya. Ang alam din ng mga tao na kapaligid sa amin ay magkapatid kami. Ano na lang ang sasabihin nila pag nalaman nilang may namamagitan pala sa amin ni Austin? Napabuga ako ng hangin habang nakatitig pa rin kay Austin na wala talaga sa mood. Agad ako napaningon ang maramdaman kong may umupo sa tabi ko. Si Kuya Ivan niyon at umupo ito sa tabi ko. Bad trip jowa mo. Sabi niya na makaupo siya sa tabi ko. Napanguso tuloy ako tsaka tumingin ulit kay Austin. Austin loves you so much. Biglang sabi ni Kuya Ivan kaya lumingon ako sa kanya. Alam ko yan dahil sobrang baliw na baliw sa'yo ang kaibigan ko. Dagdag na sabi ni Kuya Ivan, kaya naglaki ang mga mata ko. Naalala mo ba nung biglang nawala ang school uniform mo na hinubad mo sa laundry? Nakangiting tanong ni Kuya Ivan. Halos pagalitan si Ate Marites ni Mommy dahil hindi mahanap ang uniform mo. Pero ang totoo nun, na kay Austin lang ang uniform mo. Sa sobrang baliw niya sa'yo, pati pawis mo inaamoy niya kaya pinakuha niya sa akin ang hinubad mong uniform. Mahabang sabi ni Kuya Ivan. Mas lalo tuloy ng laki ang mga mata ko sa sinabi ni Kuya Ivan. Tandang-tanda ako pa kasi na bigla na lang nawala ang uniform ko noon. Lagi ka ding sinusundan yan. Kahit saan ka magpunta, nantundan siya. Naalala mo ba na maaksidente ka sa school at napilayan ka? Tanong sa akin ni Kuya Ivan dahilan para tumango ako. Sa sobrang pag-aalala niya sa'yo, iniwan niyang ka-business meeting niya na sobrang mahalaga sa kanya. Masiguro lang niya ang kalagayan mo. Sabi naman ni Kuya Ivan.
Napayuko naman ako habang nakatingin sa mga paa ko. See? Mahal na mahal ka ng kaibigan ko. Sinabihan ko na siya na ibaling na sa ibang pagtingin niya. Pero hindi niya magawa. Alam mo bang ilang beses ko nang hinanapan niya ng babae para lang mabaling ang pagtingin niya sa'yo? Kaso sumuko na lang ako dahil hindi naman niya sinipot. Natatawang sabi ni Kuya Ivan. Kaya sana, huwag kang matatakot na mahalin ang kaibigan ko. Alam kong mahal mo siya. Nakikita ko yun sa mga mata mo, Jade. Seryosong sabi sa akin ni Kuya Ivan. Eh paano kung magalit si Mama Maribel sa akin? Sabi ko sa mahinang boses. Hayaan mo si Tita. Alam ko namang hindi ka pababayaan ni Austin kapag nagkataon. Ilalaban ka nun ng patayan, ano? Ganyan kabaliw ang gago kong kaibigan sa'yo. Natatawang sabi ni Kuya Ivan tsaka tinuro si Austin kaya tumingin ako. Nagkasalubong ang tingin naming dalawa pero agad na umiwas ang tingin sa akin si Austin. Galit talaga siya. Suyuin mo na, ayoko magka-black eye ulit ano. Nakangiwing sabi ni Kuya Ivan sa akin. Tumayo siya sa tabi ko at saka pinagpag ang pantalon niya para matanggal ang buhangin. Nasa likod niyo lang ako, kahit anong mangyari. Nakangiting saad ni Kuya Ivan bago siya umalis sa harap nito. Tumayo na rin ako at saka naglakad papunta kay Austin. Nakatalikod siya sa gawi ko kaya agad ko siyang niyakap mula sa likod niya. Natigilan pa siya nung maramdaman niya ang katawang ko na dumikit sa likod niya. Huwag mo akong yakapin. Sabi niya sa galit na boses. Hindi ko naman pinakinggan ang sinabi niya. Lumingon naman siya sa akin na magkasalubong ang kilay kaya natawa ko. Ayaw mo na nang yakap ko? Tanong ko habang nakataas ang isa kong kilay. Gusto. Pero nagtatampo ako sa'yo kaya huwag mo muna akong yakapin. Baka mawala ang tampo ko bigla. Seryoso niyang sabi tsaka tinanggal ang mga braso ko sa bewang niya. At saka umalis na sa harap ko. Natawa naman ako nakasunod sa kanya hanggang sa nadaanan ko ang judge na naghahanda na para umalis. Agad kong hinabol si Austin tsaka hinawakan ang kamay niya dahilan para mapalingon siya sa akin. Matamis ko siyang ginitian at agad hinalikan ang labi niya. Mabilis lang ang ginawa kong halik sa kanya at saka ako tumingin sa judge. Ikasal yun na po kami. Nakangiti kong sabi habang nakaharap sa judge. Tumingin ako kay Austin na nakatulala lang sa akin habang nakaawang ng kaunti ang mga labi. What? Tanong ko habang nakataas ang isa kong kilay. Nakatitig pa rin sa akin si Austin at halatang nagulat sa sinabi ko. Magpapakasal ka sa akin? Nauutal niyang tanong na hindi makapaniwala sa sinabi ko. Tumango ako sa kanya at agad na hinalikan siya sa labi na mabilis naman niyang tinugon. Damn it! Sabi niya na maghiwalay ang labi namin at agad na hinawakan ang dalawa kong kamay at saka pinupog ng halik ni Austin. Let's get married now, baby! Nakangiti niyang sabi sa akin na ikinatangu ko. Matapos aming ikasal ni Austin kanina, agad na umalis ang caretaker ng rest house at ang judge na nagkasal sa amin ni Austin. Sabay-sabay silang umalis kasama si Kuya Ivan na masayang-masaya sa amin ni Austin. Kaya kami na lang dalawa ni Austin ang naiwan dito sa isla. Natatakot ako pero pilit kong inaalis ang pangamba sa isip ko. Bahala na ako anong mangyari sa amin ni Austin. Napatigil ako sa pag-iisip ng maramdaman kong dinadampian ang halik ni Austin ang balikat ko. Ang lalim ng iniisip ng asawa ko ah. Bulong niya sa tenga ko tsaka kinagat ng mahina ang gilid ng tenga ko. Napangiti naman ako nang marinig ko ang tawag niya sa akin. Hindi ako makapaniwala na asawa ko na ngayon si Austin. Nang makaalis sa mga tao ay agad akong binuhat ng asawa ko sa kwarto at mapuso kami naghalikan. Kanina pa niya ako inaangkin ng ilang ulit hanggang sa nagmadaling araw na lang. Hindi naman ako umaangal dahil bagong pasal naman kami. Tumagilid ako ng higa paharap kay Austin kaya agad niyang sinalubong ng halik ang labi ko. Ang isa naman niyang kamay ay nasa bewang ko at taas babang hinahaplos iyon. Pinutol ko ang halik na pinagsaluhan namin at saka yumakap kay Austin. Nakatanaw lang ako sa tanawin dito sa terrace dahil unti-unti nang lumiliwanag.
I love you, my wife. Bulong sa akin ni Austin at saka hinalikan ang pisngi ko. Hinawakan niya ang kamay ko kung saan nakalagay ang wedding ring ko. Mahal na mahal din kita, Austin. Sagot ko na punong-puno ng pagmamahal. Dinampian niya ng halikang labi ko at saka niya inayos ang kumot na nakapatong sa mga katawan namin. Napangiti ako ng tuluyan ko nang makita ang tanawin. Nasa labas kasi kami ng kwarto niya. Malaki ang terrace na to, na ang papag ay mamahaling kahoy na napapalibutan na ng dagat. May kama naman dito kaya masarap mahiga habang nakatanaw sa dagat na sobrang linaw. Pabalik na kami ng Maynila ni Austin. 4 days lang kami sa island niya dahil may pasok pa ako. Dapat nga kahapon pa kami uuwi. Pero tong si Austin ay humirip pa ng isang araw. Wala naman siyang ginawa kundi angkinin lang ako sa isla. Medyo mahapdi na nga ang pinagagagawa sa akin ni Austin. Nakaupo kaming dalawa sa backseat habang ang driver namin ay ang secretary ni Austin. Hindi kasi kami nasundo ni Kuya Ivan at ang secretary na lang niya ang tinawagan niya. Buong biyahe ay walang ginawa si Austin kundi halikan ng pisngi ko habang sinasabihan niya ako na mahal niya ako. Napapangiti na lang ako sa ginagawa niya. Nag-stop over muna kami nang makaramdam ako ng gutom. Dali-dali namang inutusan niya ang secretary niya na maghanap ng restaurant na agad namang sinunod ng secretary niya. Nauna siyang bumaba sa kotse tsaka niya ako inalalayang bumaba. Magkahawa kami-kaming dalawa na naglalakad papasok ng restaurant. What do you want to eat, wife? Tanong sa akin ni Austin nang iabot sa amin ng waiter ang menu. Nakanguso ako habang binabasa ang menu nila. Andito din ang secretary niya na pumipili din ang pagkain. Wala akong magustuhan sa menu nila. Sad ko sabay tingin kay Austin. Hinalikan naman niya ang pisngi ko at saka ngumiti sa akin. Gusto mo bang lumipat tayo ng restaurant? Tanong ng asawa ko. Umiling na lang ako dahil tinatamad na akong tumayo. Ikaw na lang bahala umorder sa akin ng pagkain, sabi ko. Agad naman siyang tumango at saka tinignan ulit ang menu. Hinintay lang namin ang mga in-order namin na mabilis namang dumating. Agad akong sinubuan ni Austin ang pagkain na mabilis ko namang tinanggap. Nang matapos kaming kumain ay agad naman kaming tumayo para bumiyahe na dahil medyo malayo pa ang biyahe namin. Nakasandal ako sa balikat niya na makapasok kami sa kotse. Hinaplos naman niya ang buhok ko at pinahiga sa lap niya. Matulog ka na muna, wife. Medyo malayo pa tayo. Malambing na sabi ni Austin sa akin habang sinusuklay ang buhok ko gamit ang mga daliri niya. Ipinikit ko ang mga mata ko hanggang sa tuluyan na nga akong hinila ng antok. Nagising na lang ako nang maramdaman kong buhat-buhat ako kaya minulat ko ang mga mata ko at nakita ko agad ang mukha ni Austin. Isiniksik ko ang mukha ko sa liig niya at saka siya inamoy. Bakit hindi mo ako ginising? Malambing kong tanong sa kanya. Mahimbing ang tulog mo, baby ko. Nakangiti niya ang sagot. Ibinaba niya lang ako na makapasok na kami sa bahay. Saktong 2 PM nang makarating kami sa bahay. Umakit ako sa hagdan, dala ang bag ko at tinungo ang kwarto ko. Narinig ko naman ang mga yapak ni Austin na sumunod sa akin. Saan ka pupunta? Tanong niya sabay hawak sa braso ko. Sa kwarto ko. Nakakunot ko namang sagot. Wife, doon ka na matulog sa kwarto ko simula ngayon. Seryoso niya sabi. Hindi pwede, Austin. At saka, magkatabi lang naman ang kwarto natin ah. Sabi ko at agad na pumasok sa kwarto. Sumunod naman siya sa akin na hindi ko na lang pinansin. Umupo naman ako sa kama at saka tinanggal ang suot kong sandals. Lumuhod naman si Austin sa harap ko at saka ito yumakap sa tiyan ko. Asawa na kita ngayon. Kaya dapat, nasa iisang kwarto lang tayo, di ba? Sabi niya habang nakasubusubong mukha niya sa tiyan ko. Napailing na lang ako habang hinahaplos ang buhok niya. Alam ko naman na hindi talaga siya papayag na hindi kami magkatabing matulog. Inangat niya ang mukha niya kaya mahina ako natawa sa itsura niya na parang nagpapakaawa. Hindi ako matutulog hanggat hindi kita katabi, baby. Sabi niya. Oo na. Pero dito pa rin ang mga gamit ko ha habang hindi pa natin nasasabi kay Mama Mirabel.
sabi ko sa kanya. Napangiti naman siya, sa kanya hinalikan ng tiyan ko. Tanghali na ako nagising dahil nag-movie marathon kami ng asawa ko kagabi. Linggo naman ngayon kaya ayos lang na malito ako ng gising. Wala na si Austin sa tabi ko ngunit may tray sa bedside table na may lamang pagkain. Nagpaalam kasi siya sa akin kagabi na may meeting siya ngayong araw. Hindi na yata niya ako ginising dahil sa himbing ng tulog ko. Tumayo ako sa kama at pinulot ang maliit na papel na nakapatong sa sandwich. Napangiti na lang ako habang binabasa ang note ng asawa ko. Kinain ko ang hinanda ni Austin na pagkain habang nagchat-chat ako sa kanya. Nag-reply naman siya kaagad at talagang nag-send pa ng picture kasamang isang lalaki na ka-meeting niya ngayong 10 a.m. Mamaya kasi 12 noon ay magla-lunch meeting din siya, kaya hindi kami sabay kakain mamaya. Nang matapos akong kumain ay niligpit ko kaagad ang pinagkainan ko. Ako na lang mag-isa sa bahay dahil wala din si Kuya Ivan. Nasa California kasi siya at inaayos ang negosyo niya doon. Gusto ko sanang maligo pero tinatamad ako kaya napagpasyahan ko na lang na mahiga na muna sa kama. Nanonood lang ako sa cellphone ko ng K-drama hanggang sa hindi ko napansin na 12 noon na pala. Bumangon ako sa kama para magluto ng pagkain ko at baka mapagalitan ako ni Austin mamaya kapag nalaman niyang hindi ako kumain. Ayaw na ayaw pa naman niyang nalilipasan ako ng gutom. Kinuha ko ang tray kanina para mahugasan ko na rin at saka ako naglakad papunta sa pinto. Binuksan ko ito at agad natulos na nakita ko. Oh, hi Jade! I miss you, anak! Nakangiting sabi ni Mama Mirabel. Napalunok ako ng ilang beses at saka ngumiti ng pilit kay Mama. Andito na po pala kayo, Mama. Sabi ko at hindi na pinapahalata na kinakabahan ako. Isinara ko ang pinto ng kwarto ni Austin at saka ngumiti kay Mama. Kararating lang namin, Iha. Ang daddy mo dumiretso na kaagad sa office niya at baka madami na daw siyang aasikasuhin. Nakangiting sabi naman ni Mama. Tumungo naman ako tsaka tinago ang tray sa likod ko. Bakit ka nga pala galing sa kwarto ni Kuya Austin mo? Tanong sa akin ni Mama Mirabel. Hinalukay ko ang isip ko para makasagot sa tanong niya nang maisip ko ang hawak kong tray. Agad kong inilabas yon at pinakita kay Mama. Kinuha ko lang po yung tray, Mama. Inutusan po kasi ako ni Kuya Austin na kunin ko to pagkagising ko. Kaso tinanghali na ako ng gising eh. Palusot ko kay Mama. Sana nga ay gumana lang. Agad kong tinakpan ang suot kong t-shirt gamit ang tray dahil may pangalan ni Austin ito. Nakatitig lang sa akin si Mama Mirabel na para bang sinusuri ang pananamit ko. Ah, ganun ba iya? Sabi niya kaya tumango ako. Actually, nakita kami kanina ni Austin sa restaurant. Nakangiting sabi ni Mama Mirabel na para bang kinikilig. Naalala mo ba yung kinwento ko sa'yo na anak ng business partner ng daddy mo? Excited na sabi ni mama niya kaya tumango ako. Finally, nagde-date na sila ngayon ng Kuya Austin mo. Nakangiti niyang sabi. Kaya natulos ako sa kinatatayuan ko. Po? Tanong ko kay mama. Look, nakuhaan ko pa sila ng picture na dalawa. Ang cute, diba? Bagay na bagay silang dalawa ni Faye. Nakangiting sabi naman ni Mama Mirabel habang pinapakita sa akin ang cellphone niya. Nakatitig lang ako sa picture niya at parang maiiyak. Ibinaba naman ni Mama ang cellphone niya kaya napasunod ang tingin ko doon. Si Faye lang ang gusto ko para kay Austin. Bagay na bagay naman kasi sila talaga. Nakangiting sabi niya habang nakatitig ulit sa cellphone. Ganun ba? Sabay kaming napalingon ni Mama Mirabel sa may hagdan ng marinig namin ang baritonong boses na iyon. Nakita ko si Austin na halatang galit na galit ang mukha habang nakatitig kay Mama Mirabel. Agad na naglakad si Austin sa tabi ko at saka niyakap ang bewang ko. Hinila niya ako palapit sa katawan niya. Kinakabahan akong nag-angat ng tingin kay Austin at hindi alam magagawin. Dahan-dahan akong tumingin kay Mama Mirabel na nakatitig sa kamay ni Austin na nasa bewang ko. Sinetap niya ako, wife, kaya please, huwag mo akong aawayin. Luluhod at iiyak talaga ako sa harap mo kapag iniwan mo ako. Bulong niya sa tenga ko. What's the meaning of this, Austin? Sigaw ni Mama Mirabel habang malalaki ang mata niya na nakatitig sa amin. Bumilis naman ang tibok ng puso ko sa sigaw ni Mama.
Ngunit agad nawalan yon ang dampian ng halik ni Austin ang gilid ng ulo ko. Stop pretending, Mom. Talagang pinakita mo po yung kay Jade para ano? Para siraan ako sa kanya? Para magalit siya sa akin? Galit na sigaw ni Austin kay Mama Mirabel. Hinawakan ko ang kamay ni Austin na nasa bewang ko at nagbabakasakali na mapakalma ko siya. Tumingin sa akin si Austin at agad niya ako hinalikan sa pisngi. Alam niyang kasal na tayong dalawa. Bulong sa akin ni Austin na ikinagulat ko. Napakurap-kurap ako habang nakatitig kay Austin. Sinabi ko na sa'yo, diba? Mahal ko si Jade. Alam mo yan dahil umamin ako sa'yo kung bakit hindi ko matanggap si Jade. Sabi ni Austin. Pero anong ginawa mo? Pinalayas mo ako sa bahay, hindi ba? Dagdag na sabi ni Austin na mas lalong ikinagulat na to. Humigpit ang hawak ni Austin sa bewang ko kaya napahawak ako sa kamay niya. Hindi ako papayag na siraan mo ako sa asawa ko. Kaya itigil mo ng pagsisetup sa akin kay Faye, please. Pinalagpas ko ng unang ginawa mo. Pero ngayon, hindi na. Mahabang sabi ni Austin at sa kanya ako hinila at agad na pumasok sa kwarto niya. Niyakap ako ni Austin ng mahigpit kaya hinaplos ko ang likod niya. I'm sorry kung may kasama akong babae kanina, wife, but I swear to God na umalis ako kaagad nung makita ko si Faye na nakaupo doon sa naka-reserve na table. Paliwanag sa akin ni Austin. Kumuwala ako sa yakap niya at nag-aalala akong tumingin sa akin. Wife, galit ka ba sa akin? I'm sorry na, mahal ko. Sabi niya habang hinahaplos ang isang pisngi ko. Paano nalaman ni Mamang tungkol sa atin? Pag-iiba ko ng usapan. I told her. Pumunta siya sa opisina ko kanina para sabihin gusto na ng mga magulang ni Faye na magpakasal kami. Katulad ng napag-usapan nila dati. Sabi ni Austin. Anong gagawin natin ngayon? Natatakot ako, Austin. Nag-aalala kong sabi na ikinatawa lang niya. Prepare all your clothes, wifey. Iuuwi na kita sa bahay ko. Nakangiting sabi niya at saka niya hinalikan ang noo ko. Alam ko may binabalak pa si mommy para paghiwalayin tayong dalawa. Kaya sana huwag kang bibitaw sa akin, wife. Ikaw ang lakas ko. Kaya sa'yo ako huhugot ng lakas. Mawala na sa akin ang lahat. Huwag lang ikaw. Kaya mangako ka sa akin na kahit anong mangyari, magkahawak kamay tayong haharap sa mga problemang ibabato nila sa atin. Mahabang sabi ni Austin, habang ang mga mata niya ay punong-puno ng emosyon. Ngumiti ako sa kanya at dahan-dahang tumango, kaya agad akong hinalikan ni Austin sa labi. Naghiwalay lang kami nang maramdaman namin nakakapusin na kami ng hangin. 3 days simula nung makalipat kami ni Austin sa bahay niya, wala naman akong narinig mula kay Mama Mirabel. Tinanong ko si Austin kung may sinabi pa ba ang mama niya, ngunit hindi daw niya alam. At wala daw siyang balak alamin kung galit ba daw ang mama niya sa amin. Nagluluto ako ng agahan namin habang ang asawa ko naman ay natutulog pa. Napuyat kasi siya kagabi dahil hindi na naman natigil sa pag-angkin sa akin. Inayos kong pagkain na niluto ko nang may umakap mula sa likod ko. Good morning, mommy. Bati niya sa akin tsaka niya pinatakan ng halik ang balikat ko. Good morning, daddy. Sagot ko naman na ikinatawa niya. Bakit ka natatawa? Tanong ko habang natatawa na lang din. Naalala ko kasi kagabi yung mga ungol mo. Pilyon niyang sabi. Umirap na lang ako sa hangin tsaka inayos ang kutsara. Paano ba naman kasi kagabi? Wala akong ginawa kundi sumigaw at umungol. Inuungol ko pa ang daddy kaya siguro siya natatawa. Halika na, kumain na tayo. Aya ako sa asawa ko tsaka hinawakan ang kamay niya na nasa tiyan ko. Umupo siya sa upuan at agad kong hinila pa upo kaya napakondong ako sa kanya. Kumuha pa siya ng pagkain at agad niya akong sinubuan. Tinanggap ko naman yon kaya pinatakan niya ng halikan labi ko. Nasanay na ako kay Austin na kapag kakain kami ay nakakandong lang ako sa kanya. Isang plato lang din ang ginagamit namin kapag kumakain dahil sabi niya gusto daw niya akong subuan para daw sweet. Nang matapos na siyang kumain ay nagpresenta na akong maghugas ng plato at maglinis ng kusina.
Nakatingin lang ako sa asawa ko habang nagmamop ng sahig at kinitindatan ako. Napakalandi talaga. Nang matapos na siya ay agad itong lumapit sa akin. Lumuhod siya sa harap ko at agad na sinunggaban ng halikang labi ko na agad ko namang tinugon. "I love you, Mrs. Ko," sabi ni Austin na maghiwalay ang labi namin. Pinatakan ko ng halikang labi niya at saka ako nagsalita. "I love you too, Daddy." "Anong gusto mong gawin ngayon? Gusto mo bang manood ng sine?" tanong niya sa akin. Agad naman ako napasimangot dahil ayokong lumabas ng bahay. Tinatamad kasi akong kumilos ngayong araw at gusto ko lang humiga. Gusto ko matulog. Nakanguso ko, sabi. "Matulog? Ayaw mo bang makipag-date sa akin, Mommy?" tanong niya. Kahit mag-asawa na kami ni Austin ay para pa rin niya akong nililigawan. Araw-araw daw niya akong liligawan at lagi daw niyang ipaparamdam sa akin na mahal niya ako. Kaya every morning ay may red rose siya sa kama. Minsan naman ay lumalabas siya ng bahay tapos nagkukulwaring nanghaharana sa akin kaya natatawa na lang akong nakadungaw sa bintana. Minsan naman ay iniiwan niya lang ako ng love letter kaya napapailing na lang ako sa ginagawa niya. "Eh tinatamad ako eh, kasalanan mo to. Kung sana maaga mo akong tinigilan kagabi, eh di sana may energy pa ako ngayon." Sad ko habang nakanguso. "Sige, Mommy, matulog na lang tayo." "Ah, hindi pala. Ikaw lang pala matutulog para... alam mo na." Sabi niya habang may pa-stretch-stretch pa siya sa katawan niya na parang hinahanda ang sarili. Mabilis kong pinalo ang matigas niya siya dahil sa abs niya. "Magtigil ka nga! Ang hapdi-hapdi pa nga eh." Inis kong sad sa kanya. Tumayo ako agad at naglakad patungo sa kwarto. Nakasunod naman siya sa akin, ngunit agad naman napatigil sa paghakbang nang marinig ko ang pagtunog ng cellphone ni Austin. Lumingon ako sa asawa ko na sinagot ang tawag. "Yes, hello?" sagot ni Austin sa kabilang linya. Sinenyasan niya pa ako na lumapit sa kanya kaya lumapit ako. Kaya agad niya akong niyakap. "Okay, I'll be there," sagot ni Austin sa kausap niya at saka pinatay ang tawag. Hinalikan naman niya ako sa lapit at saka siya nagsalita. "Kailangan kong pumunta sa office, Mommy. May problema daw sa kumpanya kaya kailangan kong pumunta." Malambing niya sabi. "Okay, maligo ka na. Aayusin ko lang isusuot mo," sabi ko naman sa kanya. "Sabayin mo ako maligo, Mommy," malambing niya sabi. Tinula ko naman siya kaya napasimangot ako. "Maligo ka na, mamaya na tayo maligo ng sabay pag uwi mo." Sad ko naman kaya mahina siyang natawa. "Sabi mo yan, Mommy, ha?" sabi niya at saka hinila ako paakyat ng hagdan. Pagkapasok namin sa kwarto ay agad dumiretso si Austin sa banyo kaya agad kong inayos ang susuotin niya. Inalapag ko yan sa kama at saka hinanda ang susuotin niyang relo. Lumabas naman si Austin sa banyo na nakatapis ang tuwalya hanggang bewang. Agad akong umiwas ng tingin dahil feeling ko ay umiinit ang katawan ko. "Thank you, Mommy," sabi ni Austin saka hinulikan ang pisngi ko. Pinagmamastan ko lang siya habang nagbibihis ang damit. Nang matapos siya ay agad na siyang umalis sa bahay. Inayos ko lang ang mga labahin namin at naisipan ko na lang na maglaba. Isinalang ko to sa washing machine at saka ko kinuha ang walis. Ngunit hindi pa ako nakakalapit nang bigla akong nahilo. Kaya napasapo ako sa noo ko. Kumurap-kurap ako para mawala ang hilo ko. Ngunit hindi talaga nawala iyon kaya umupo ako sa pang-isahang sofa. Isinandal ko ang likod ko at saka hinilot ang noo ko. Lagi ko na lang itong nararamdaman pero agad naman nawawala iyon kapag pinapahinga ko. Hindi ko na lang sinabi kay Austin dahil nga sa dumating si Mama Mirabel at lumipat na kami ng bahay. Naramdaman kong nawawala ng pagkahilo ko kaya agad akong tumayo para tapusin ang ginagawa kong paglilinis. Nang matapos ako ay agad akong umakyat sa kwarto para magpalit ng bedsheet. Inayos ko na rin ang closet namin sa kwarto at saka ko inayos sa mga nagkalat kong makeup. Napatigil ako na makita ang lagayan ng sanitary pad ko na wala pang bawas. Habang nakatitig ako ay inaalala ko kung dinatdan ba ako last month. Napasinghap ako nang ma-realize ko na wala akong dalaw noong nakaraang buwan. Dali-dali akong tumayo at saka kinuha ang cellphone ko na nasa bedside table at saka ako nag-search.
Napaupo naman ako sa kama habang binabasa ang lumalabas sa mga sinisearch ko. Isa lang ang pwede kong gawin na makumpirma kung totoong buntis ba talaga ako. Nagmamadali ako nagbihis at saka kinuha ang wallet ko para makabili ng pregnancy test. Bumili ako ng dalawa para hindi ako magkamali. First time kong gumamit nito kaya kailangan may reserba. Umuwi din kaagad ako sa bahay at nagmamadaling pumasok ng banyo. Binasa ko lang ang instruction at saka iyong ginawa. Pinagpapawisan ako hanggang hinihintay ang guhit ng pregnancy test. Lumabas ang unang guhit kaya napakurap-kurap ako nang sumunod ang pangalawa. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako na buntis talaga ako, lalo na't bata pa ako at nag-aaral. Pero sa tuwing naiisip ko si Austin ay napapangiti na lamang ako. Alam ko kasi matutuwa siya kapag nalaman niya ang buntis ako. 3 days from now, magbi-birthday na ako. Ito na yata ang regalo sa amin ng Panginoon, para sa amin ni Austin. Hinahaplos ko ang nakaumbuknat siya ng asawa ko habang naglalakad kaming dalawa sa mall. Kinasal kami ni Jade sa simbahan 6 months ago. Nalaman na lang namin na buntis siya nang duguin siya at sumakit ang tiyan niya kaya dinala ko siya sa ospital. Muntik nang makunan si Jade dahil mahina ang kapit ng anak namin. Kaya todo ingat ako sa asawa ko, lalo na't nasa second trimester na siya. Jade is exactly 4 months pregnant today, kaya pumunta kami sa OB-GYN niya for her monthly checkup. Daddy, gusto kong kumain ng ice cream habang naglalakad tayo. Nakangusong sabi ng misis ko, Mommy, kakatapos mo lang uminom ng milk tea, diba? Matatamis na naman ang kakainin mo. Dagdag ko pang sabi. Last na talaga to, Daddy, promise. She said while smiling sweetly at me. Napailing na lang ako dahil kahinaan ko ang mga ngiti ni Jade. Kaya nga ako na in love sa kanya dahil nginitian niya ako nung araw na pinakilala siya ni Mommy sa amin ni Ivan. Hindi ko makakalimutan ang ngiti niya kaya lagi ko siyang inaaway noon para hindi niya ako ngitian. Nawawala kasi ako sa wisyo. Ginawa kong lahat para lang makuha siya. Kahit pa nga dinaan ko sa maruming paraan ang pag-angkin sa kanya. Alam kong may kasalanan ako pero desperado ako makuha siya. Wala na yata akong ginawa buong buhay ko kundi sundan si Jade habang nag-aaral siya sa high school. May isang beses pa nga na nag-disguise ako bilang estudyante para lang makapasok ako sa loob ng school. Tanging si Ivan lang nakakaalam nun dahil siyang pinagawa ko ng fake ID para makapasok ako sa loob. Pati ang hinubad niyang uniform nang umuwi siya ay hindi ko pinalagpas. Pinakuha ko yun kay Ivan para lagi kong amuyin. Yeah, baliw ako kay Jade. She's my obsession. Lahat yata ng inunuman niyang bottled water, tinatago ko sa bahay. Lagi ako nakasunod sa kanya kahit saan man siya magpunta. Na-alarm lang ako nung nalaman kong may boyfriend na siya. Ang akala ko kasi dati si Kurt na yon ay kaibigan niya lang dahil hindi naman sila sweet sa isa't isa. Kaya sa sobrang desperado ko, nagawa kong angkinin siya gamit ang pinabili ko kay Ivan. Inabot ko kay Jade ang isang cup na may lamang ice cream. Nauto na naman kasi niya ako. Matcha flavor ang gusto niya kaya yun ang binili ko. Thank you, Daddy. Nakangiti niya sabi sa akin sabay subo sa bibig niya ng ice cream. Inalalayan ko siyang maglakad at baka madula siya. Mahirap na. Mas mabuti na yung nag-iingat. Ayoko mawala ng anak kaya todong pag-iingat ko kay Jade. Nagkaayos kami ng mama ko nang pumunta siya sa kasal namin ni Jade kahit hindi naman siya invited. Maging ang asawa ko ay nagulat din. Kinausap kami ni mama at humingi siya ng patawad sa amin ni Jade. Daddy, si Kuya Ivan kaya, kamusta na siya? Tanong sa akin ng misis ko kaya dinampian ko ng halik ang gilid ng ulo niya. Sinusuyong sekretary niya, Mommy. Para kasing tanga. Inis kong sabi nang may maalala akong pangyayari. Busy talaga yung kapatid kong yon. Hindi kasi sinasadya na makita kami ng sekretary niya palabas sa isang restaurant. Ang akala ko ipapakilala niya ako bilang kuya niya. Pero ang gago, pinakilala niya ako bilang boyfriend niya. Hinalikan niya pa talaga ako sa pisngi habang nasa harapan namin ang sekretary niya. At todo lambing sa akin. Imuntik na nga akong masukan ang araw na yon. Nagpapanggap kasi siyang bakla para makalapit sa sekretary niya. Gago talaga. Hanggang ngayon tuloy, kinikilabutan ako sa tuwing naaalala kong pangyayaring yun.
Ayos ka lang, Daddy? Tanong sa akin ng misis ko. Ayos lang ako, Mommy. May naalala lang akong kadiring pangyayari. Nakangiwi kong sabi. Saan mo gustong kumain? Tanong ko sa asawa ko at saka inayos ang buhok niya para hindi matakpan ang pisngi niya. Natutuwa talaga ako dahil chubby na si Jade ngayon. Gusto ko ang katawan niya ngayon kesa sa dati na payat siya. Gusto ko sa bahay na lang tayo, Daddy. Mas gusto ko yung luto mo. Sabi niya sabay subo ng mini spoon na may lamang ice cream. Sige, sa bahay na lang tayo. Nakangiti ko namang sabi sabay halik ng mabilis sa labi ng asawa ko. Gusto ko ng sinigang, Daddy. Sabi niya habang naglalakad kami papuntang exit. Copy, Mommy. Gusto mo ba ng dessert? Pwede ako maging dessert mo. Pili akong sabi sa kanya. 4 months na rin kasi akong tigang dahil sa takot ko na baka masaktan ko si Jade at ang baby namin. Kaya pinigilan ko muna ang sarili ko. Mahina siyang tumawa, siya kanya pinisil ang pisngi ko. Pwede, ikaw na lang ang dessert ko mamaya. Sabi niya kaya nalaki ang mga mata ko. For real? Tanong ko kaya mas lalong tumawa si Jade. Oo nga, kaya dapat sarapan mong luto ng sinigang ha? Sabi niya. Easy, baka makalimutan mo Mommy, chef cook din ang asawa mo. Proud ko pang sabi. Oo na, napaka-talented ng asawa ko eh. Ang galing nga din sumayo eh. Pang-aasar niya pa sa akin. Pinasayaw lang naman niya kasi ako noong araw ng honeymoon namin. Hindi pwedeng hindi ako sumayaw sa harap niya dahil nakasalalay ang performance ko sa rounds sa gagawin naming dalawa. Nagustuhan yata ng misis ko ang pagiling-giling ko kaya umabot kami ng madaling araw. Kunwari ka pa Mommy, tuwang-tuwa ka pa nga habang sinasayawan kita eh. Seryoso kong sabi kaya tumawa ng malakas si Jade. Nakarating kami sa parking lot at agad kaming naglakad kung saan nakapark ang kotse ko. Pinagbuksan ko ang misis ko na tumatawa pa rin hanggang ngayon. Sayawan mo ako mamaya, Daddy, ha? Natatawa niyang sabi. Tapos dapat, Jumbo Hotdog, kaya mo ba itong sayawin mo, ha? Natatawa pa rin niyang sabi kaya napangiwi ako. Pinagtitripan na naman ako ng misis ko. Kahapon naman nilagyan niya ako ng makeup sa mukha. Noong isang araw naman ay pinasuot niya ako ng crop top. Diyos ko! Ang hirap pala kapag buntis ang asawa ko. Kung ano-anong pinagagagawa niya sa akin. Hindi naman ako umaangal dahil naririnig ko ang tawa niya. Isinara ko ang pinto sa passenger seat at saka ako umikot papunta sa driver seat. Sige na, Daddy. Sayawan mo ako mamaya, ha? Makakaisa ka talaga sa akin. Sabi niya sabay tawa. Pinausad ko na ang kotse habang ang asawa ko ay kinukulit na naman ako. Dahan-dahan lang pagmamaneho ko at baka mapano pang asawa ko. Pagkadating namin sa bahay, agad kong inalalayan ang asawa ko na makaupo sa pang-isahang sofa namin sa sala. Lumuhod ako sa harapan niya at saka dinampian ang halikang tiyan niya. I'm very excited to meet you, baby. Nakangiti kong sabi at saka hinaplos ang tiyan ng asawa ko. Hinaplos naman ni Jade ang noo ko. Excited na rin ako. Nakangiti niyang sabi. Handa na ako magpuyat, Mommy. Marunong na rin naman ako magpalit ng diaper. Sad ko. Lagi kasi ako nanonood sa YouTube kung paano magpalit ng diaper ng baby. Pati na rin ang pagkarga ng newborn. Kaya excited ako makita ang anak namin ni Jade. Mahinang natuwa si Jade tsaka hinalikan ako sa noo. Mahal na mahal kita, Austin. Nakangiti niyang sad. Sinakop ko ng halikang labi niya na agad namang tinugon ng asawa ko. Pinutol kong halik na iginawad ko at saka ko hinaplos ang isang pisngi ng asawa ko. Mahal na mahal din kita, Mommy. Araw-araw kitang mamahalin, tandaan mo yan. Sad ko kaya napangiti siya. Biglang natigilan si Jade at saka humawak ng mahigpit sa kamay ko. What's wrong? May masakit ba sa'yo? Natataranta kong tanong sa asawa ko. Tatayo na sana ako mula sa pagkakaluhod ng pigilan ako ng asawa ko. Ayos lang ako. Nakangiti niyang sabi. Bumaba ang tingin ni Jade sa tiyan niya at saka hinaplos yun gamit ang isang kamay. Gumagalaw ang anak natin sa tiyan ko kaya napatigil ako. Sabi niya kaya nanlalaki ang mata ko at saka hinawakan ang tiyan ni Jade.
Come on, baby. Let me feel your kick. Nakangiti kong saad pero lumipas ang 5 seconds, hindi na gumalaw ang tiyan ni Jane. Nakanguso akong tiningnan ng misis ko. Hindi na siya gumalaw, mommy. Ayaw niya yata sa palad ko. Malungkot kong sabi. Akmang tatanggalin ko na sana ang palad ko na may maramdaman akong biglang umalon sa tiyan ni Jade. Oh! Tanging sabi ko habang nakangiti. Kita mo gumalaw, diba? Nakangiting sabi ni Jade kaya nakangiti akong tumango. Dinampian ko ng halikang tiyan ng asawa ko tsaka ito pinagmasdang muli kung aalon ulit ang baby namin. Lumipas ang buwan, palaki na rin ang palaki ang tiyan ng asawa ko. Hinihintay na lang namin na sumakit ang tiyan niya para madala ko na siya kaagad sa ospital. Nakahanda naman ang mga gamit namin. Si baby na lang ang kulang. Kuya, tawag sa akin ni Ivan. Oh, ano yun? Tanong ko sa kanya. Masaya ako na magkaka-baby na kayo ni Jade. Sabi niya habang may ngiti sa labi. Napangiti na lang ako tsaka umupo sa bakanting upuan na katapat niya. Masaya din ako para sa'yo, Ivan. Mabuti't umamin ka na sa sekretary mo. Ako pa ba? Natatawa niyang sabi. Humigop na lang ako ng kape habang nakatitig sa kaibigan ko. Austin! Agad ako napatayo nang marinig kong sigaw ng misis ko mula sa kwarto namin. Manganganak na ako! Dagdag yung sigaw, kaya halos nataranta akong tumayo sa upuan. Narinig ko pong ang tawa ng kaibigan ko pero hindi ko na siya pinansin. Ready my car, Ivan! Utos ko sa kanya habang paakyat ako ng hagdan. Sa sobrang taranta ko, muntik pa ako matalisod. Pagpasok ko sa kwarto namin, nakita ako si Jade na nakatayo sa gilid ng kama. Bumaba ang tingin ko at halos manlaki ang mga mata ko nang makita akong pumutok na ang panubigan ng asawa ko. Shit! Bulong ko tsaka lumapit sa asawa ko. Ang sakit, Austin! Namimilipit na sabi ng asawa ko. Relax, mommy. Huminga ka ng malalim. Dadali na kita sa ospital. Sabi ko at tsaka ko siya binuhat. Dahan-dahan ang ginawa kong hakbang hanggang sa makababa kami ng hagdan. Nakita ako pa nga si Ivan sa gilid ng kotse habang hawak ang pintuan ng backseat. Inilapag ko si Jade sa loob ng sasakyan at tsaka ko isinara ang pinto. Sumunod ka sa amin sa ospital, Ivan. Dalhin mo yung mga sinasabi kong gamit ni baby. Utos ko sa kanya. Eh, sige bro, ako nang bahala. Sagot niya sa akin kaya agad akong umikot papuntang driver's seat. Nanginginig ang mga kamay ko habang nagmamaneho papuntang ospital. Pinagpapawisan din ako habang naririnig ang mga daing ni Jade. Ang sakit! Saad niya, kaya mas lalo ako nataranta. Nang makarating kami sa ospital ay agad kong binuhat ang asawa ko. May nakahanda ng stretcher sa harap ng ospital at apat na nurse na tumulong sa akin. Kaya mo yan, mommy. Nandito lang ako sa tabi mo. Sabi ko para lumakas ang loob ng asawa ko. Pero tanging daing lang ang sagot niya. Dinala si Jade sa delivery room habang ako ay nasa labas. Hindi ako pinapasok kahit anong pagpupumilit ko. Kanina pa ako palakad-lakad sa harap ng delivery room at nag-aalala sa mag-ina ko. Hindi namin alam ang gender ng anak namin. Gusto kasi ni Jade ay surprise ang gender ng anak namin. Kaya kapag nagpapa-ultrasound siya, ay sinasabihan niya ang ubigay niya na huwag sabihin sa kanya kung ano ang gender. Anong balita, bro? Biglang sulpot ni Ivan sa harap ko. Napahilot na lang ako sa sentido ko at pilit pinapakalma ang aking sarili. Hindi pa lumalabas ang doktor eh. Sagot ko tsaka sumilip sa maliit na salamin sa pinto. Ngunit wala akong makita kaya mas lalo ako napahilot sa sentido ko. Ilang oras lang ay bumukas ang pintuan at mula doon ay lumabas ang babaeng doktor ni Jade. Siyempre babae ang ubigay niya. Baka magwala ako kung lalaki yun. How's my wife, Doc? Ang anak namin? Nag-aalala akong tanong sa doktor na tinanggal ang suot ng mask. Maayos naman pong naipanganak ka ng asawa mo, Mr. Malone, ng baby girl ninyo. Nakangiting sabi pa ng doktor. Baby girl? Saad ko sa mahinang boses. Yes, Mr. Malone, it's a healthy baby girl ang pinanganak ng misis mo. Sabi ng doktor kaya napakurap-kurap ako. Nililinisan muna si Mrs. Malone tsaka siya ililipat ng private room. Dagdag na sabi ng doktor sa akin. Thank you po, doktora. Pasasalamat ko sa kanya.
Tumangu lang siya sa akin at saka itong mali sa harapan namin ni Ivan. Unti-unti naman ako napangiti kaya ako muna tanoon ni Ivan. May anak na ako, Ivan. May baby na ako. Nakangiti kong sabi sa kanya. Gago, ngayon mo lang na-realize, bro. Sabi niya sa akin. Naku, gusto ko tuloy ulit buntisin ang misis ko. Nakangiti kong bulong. Sobrang saya ko at natupad ang ngiling ko na baby girl ang firstborn namin ni Jade. Kompleto na kami ni Jade. Ang tanging hiling ko na lang ay magandang kalusugan ng anak ko at sa asawa ko. At syempre, pati na rin ako para maalagaan ko silang dalawa. Wala na akong mahihiling pa dahil lahat ng pangarap ko ay nakuha ko na. Tanging pasasalamat na lang masasabi ko kay Papa God at binigay niya sa akin si Jade at ang anak namin. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!